guys, ito na naman tayo, muling nagbabalik. Pasensya na kayo, medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog kasi sobrang busy kasi sa shop. Ako lang mag-isa, ako ang nagtitinda at ako rin yung nag-aayos. Kaya yan po ang dahilan kung bakit hindi ako nakapag-upload ng mga video. At maraming salamat pala, natanggap ko na pala yung paunang sahod ko sa YouTube. Sa mga subscribers ko, maraming salamat sa pagsuporta. At ngayong araw, i-vlog natin ay yung mga message o mga comment na hindi ko na replyan dahil yan, dahil sa sobrang busy. Ngayon ito, re-replyan ko na, i-video ko na lang para mas madali. Ang una na sasagutin ko ay yung kay Aubrey Masaya. Aubrey Masaya, Pops, good PM. Tanong ko lang kung magpalit ako ng bore na 57mm ng XRM 125, ipuport pa ba yung block niya? Salamat. Ang block po guys, hindi po napuport yung block guys, kundi yung piston kit niya. Kapag ikaw ay nakabili ng yung piston kit, sample po ito, sample na tong guys ah, itong piston kit, pag nakabili ka ng 57mm, ganito yung itsura ng kanyang na yung pagka-porting, no? Ang sa XRM 125, ang porting niya hindi ganito. Yan. Nakatagilid. Kaya yun lang ang babaguhin mo, yung porting niya. Yan. Kung naka-racing cams ka or naka-racing camshaft ka, yan, ipo-port mo yung piston kit para hindi tumukod yung bulb niya. Yan lang guys. Via Alvin May Alcano. Ah, may Bisaya pala tayo o Cebuano na subscriber pala dito. Sa shout out pala sa mga Bisaya na subscribers ko. Maraming salamat. Bay slide lagi ng book ang nakuhang spring bag upod. Liming salamat sa imo tubag. Ang sabi niya guys, ito pala yung conversion ko ng single clutch. Yung kanyang comments. Ang sabi niya, kung bakit nag-slide yung clutch lining niya kahit bago yung kanyang clutch spring at kanyang lining. Mayroon pa ako ipapakita sa inyo kung bakit po nag-slide yun kahit bagong clutch spring at bagong lining. Kukuha ko ako guys ng sample kung bakit nangyari yon. Ito po yun guys. Ang posibleng sira po nun guys ay ang yung nasa loob po ng housing nga guys. Ito guys oh. Yan. Medyo manipis-nipis na yung sa gitna niya. Yan. Yan yung tingnan ipa posibleng sira yun noon at ito po yung at ito. Nandyan lang sa dalawa guys kung bakit nag-slide pa rin yung lining mo. Kung nag-slide po yung lining mo at kahit bago na ang clutch spring at lining, pwede palitan mo na lang ng clutch assembly ng single clutch, mga 1000 plus siguro yun. Yan lang ang gawin mo guys kaysa magpapalit ka ng lining kung sira pa rin yung nasa housing mo. Useless pa rin guys, di ba? Marvin Signapan. Sir, sinubukan ko i-clutch na ang Rose 100 kagaya ng ginawa mo sa video. Pero bakit ayaw tumakbo pag naka-permera? Ang masasabi ko guys, mahindi kayo nasunod dun sa nasa video. Baga kung hindi siya tumatakbo, baka hindi nakapihit, hindi mo tinanggal yung apat na screw sa likod o yung bolt niya.
o tornilyo, baka hindi mo yun tinanggal, kaya hindi yun tatakbo kasi hindi yun kumakagat kapag hindi mo yun tatanggalin. Yan lang guys. Yan lang, basta panoorin mo lang ng mabuti yung ginawa ko. Kasi marami rin successful na mga subscribers ko na ginawa yun, successful daw yung kanilang clutch conversion ng single clutch. Yan lang, panoorin mo lang ng mabuti. Maraming salamat pala sa tanong kay Marvin Signapan. Renato Amistoso. Idol, magkapareho lang ba ang clutch lining ng Rossi 150 di Atras at TMX 155? Sana mabasa mo ito, Idol. God bless. Ayan guys, basta sa Rossi o sa mga Skygo, yung mga Honda TMX o Weave 100, magkaparehos lang yung kanilang clutch lining. Ang diferensya lang, ang sa Weave 100, apat na clutch lining lang. At sa yung sa mga TMX o sa Rossi di Atras o yung sa mga Skydo, may libang clutch lining at may anim. Yan lang guys. Magkapareho lang guys. Salamat sa, maraming salamat pala sa tanong guys ha. Marbe, ano yan? Renato Amistoso. Maraming salamat sa tanong. Paps, bakit sa akin na-convert ko na sa manual clutch motor, bakit hindi ko makagat sa yung transmission head po? At bakit na-convert ko na sa manual clutch motor, bakit hindi ko makagat yung transmission head po? Hindi ko ano dito kung makita kung ano ang single clutch ba o dual yung kinonvert mo. Kung sa dual, siguro baka hindi naka-settings yung spring mo. Hindi naka-settings yung clutch spring mo at yung clutch lining mo. Dapat i-settings mo nang maayos yung clutch spring at yung kanyang clutch lining guys. Giselle Ahero, tanong niya, Giselle Ahero, boss, ba't hindi pa rin po namamatay yung aming hindi po ba sa clutch spring? Hindi guys, hindi yun sa clutch spring, kundi yung nasa likod na buksan nyo yung yun po, yun dahil dito guys, baka hindi nyo tinanggal ito. Yan. Ito yung silbi primary ng ating single clutch. Yan lang, basta hindi mo tinanggal. Maraming salamat. Yan lang gawin mo. Tanggalin mo lang ito lahat. Ito, itong apat. At yung kanyang ring. Yan lang guys. At kay Philip Merados. Philip Merados. Ang tanong, ito ang tanong mo guys. Sir, magandang gabi po. Tanong ko lang po sana kung bakit nakakagat pa rin ang cambio kahit nakapiga ako sa clutch. Sana masagot. Tungkol dyan guys, maraming posibleng sira nyan guys. Dahil o baka kulang sa adjustment yung clutch. O kulang sa adjustment yung clutch. O yung medyo baka sira na yung clutch lining mo. Hindi kapag ano, may ibang clutch lining kasi na pag hindi na pwedeng gamitin yung ibang clutch lining, hindi na kumakagat pa rin yun kahit naka-expand na yung kanyang clutch spring. Yun, talagmitan sira yung clutch lining. Kaya hindi na kapag freewheeling yung clutch lining niya sa pressure plate, kumakagat. Kahit hindi ano sa clutch spring. Yun lang, simpleng ano dyan, may problema. Pwede sa clutch adjustment o sa clutch lining. Tiagong Akyat, ang gandang pangalan ah. Tiagong Akyat. Sir, yung sa akin po ayaw gumana ng Sir, yung sa akin po ayaw gumana ng kagat ng clutch kahit ano po kung adjust ang gawin. Ayaw pa rin po. Kinambyo po siya kahit nakapisil yung clutch, namamatay po yung makina. Paano kaya yung maayos? Sir, yung hindi ko masyadong naintindihan yung kanyang mensahe guys, message guys, kasi alam nyo kasi guys, Bisaya ako, Tagalog kayo, kaya hindi ko masyadong naintindihan. Pero pipilitin ko na maiintindihan ko itong message niya. Sir, yung sa akin po, ayaw gumagana nung kagat ng clutch kahit ano po adjust ang gawin. Ayaw pa din po, inambyo po siya, nakapisil yung clutch na mamatay po yung makina. Yan guys, yung sinabi ko kanina, yung kay Philip Meredios.
Tiagong Akyat. Gayahin mo, Tiagong Akyat. Yun yung sinabi ko kunya, baka ka-adjustment mo sa class. Anong adjust mo? Kumakagat pa rin. Buksan mo yung makina, baka ano na yung class lining mo. Hindi na humihiwalay sa pressure plate. Yan lang guys. Salamat, salamat. Tiagong Akyat. Vansky Zeranex Custom Works. Vansky Zeranex Custom Works. Boss, tanong. Boss, tanong ko lang. Okay lang. Magpalit ng racing clutch spring kahit hindi i-convert into clutching. Yes, boss. Pwedeng, pwede, boss. Pwedeng, pwede mo i-convert into racing clutch spring kahit hindi naka-convert sa clutching. Maganda pa rin yun. Maganda pa rin yung kanyang performance. Maraming drag bike o pang racing na naka-clutch spring pero hindi naka-convert into clutching. Okay pa rin yun, guys. Yan. Pwede, pwede. Maraming salamat kay Vansky Zeranex Custom Works. Sadaso. Clean Sadaso. Sir, paano pakapitin sa single clutch pag slide ang kickstarter? Yun ang problema. Yan, guys. Yung sinabi ko ganyan, guys. Ito, palitan nyo to, guys. Ito. Kung may makita kayo sa junk shop, ito yung hanapin nyo yung hindi pa nakuna ng konti dito. Yan lang, guys. Kung wala kayong makita sa junk shop, bilhin na lang kayo ng bago ng housing. Single clutch housing na medyo 1,000 plus siguro yan. Yan lang, Clint Sadaso. Maraming salamat. Onel Carion. Idol, step by step, sinunod ko yung mga ginawa mo. Kaso ayaw pa din gumana sa akin. Need help. Step by step. Idol, step by step, sinunod ko yung ginawa mo. Kaso pa din ang gumana sa akin. Yan, guys. Siguro, comment na to. Sa single class, siguro to. Hindi ko kasi nakita kasi any screenshot ito. Kung sa single class yung sinabi mo, guys, baka may kunti kang hindi nasunod yung sa clutch cable o yung sa adjustment ng clutch o yung mga tinatanggal sa loob. Yan lang, guys. Yan, iba lang, iba kasi pag kung mas maganda siguro kung nandyan, kung ako ang gumawa. Pero pag sa dito tayo sa video, parang mahirap sabihin sa inyo kung possibly baka may ano ba kayo na hindi nasunod o may kunti lang na hindi nasunod, baka yun yung dahilan. Boss, paano mawala ang ingay ng head TMX Alpha? Salamat sa sagot. Yan, guys, yan po ang kalimitan na kadalasan sira ng mga TMX Alpha. Sira, hindi sira, yung ingay. Yan ang kadalasan. Medyo maingay yung TMX Alpha kasi po yung sa kanyang push rod. At yung push rod niya ay metal. Metal yung push rod ng TMX Alpha. At yung sa TMX na yung old model na TMX o sa mga Rusi, yung kanilang push rod ay yun, aluminum yun, kaya hindi yun tumatalagitik. Pero para sa akin, guys, mas maganda pa rin yung push rod na metal. Walang problema lang yan, guys, kahit kahit maingay, wala yung sira. Yan lang ang TMX Alpha. Yan lang yung kanyang normal na andar. Pero pagpapalitan mo ng aluminum na push rod, pwede rin. Para kung gusto nyo yung walang ingay, na kahit kunting ingay, kung gusto nyo, palitan nyo ng push rod na aluminum na push rod ng TMX na old model o sa mga TMX na old model o sa TC. Iwan ko lang anong taas nun, guys. Basta yan, palitan nyo lang kung magkatulad lang ang haba nya. Maraming salamat pala sa tanong kay Jay Rosso. Brian Espinosa. Sir, ano ang ginagamit mo na bracket dun sa clutch cable? Depende na yan sa pwede sa flat bar o pwede na o sa flat bar o
kahit ano na metal na pwedeng gamitin sa upper bracket, yan lang kahit ano, pwedeng mo gamitin, basta pwedeng gamitin sa bracket, kahit anong metal. Salamat pala sa tanong, Brian Espinosa. Aldos the Constructor. Idol, ba't di po gumagana sa akin? Meron sa po bang ibang tinanggal o meron ka po bang ilinagay? Please reply. Yung tinatanggal lang doon guys ay ito lang guys, oh. Itong apat na siyempre yung kanyang primary at yung apat na bolt sa likod o screw. Yan lang guys yung tinatanggal ko at wala akong dinagdag. Actually guys, yung single class talaga, mahirap talaga yung i-convert. Kahit ako nung una, talagang nahihirapan ako sa pag-convert ng single class, pero talagang dahil po sa maraming nagpapagawa o nagpapagawa sa akin, medyo madali na lang sa akin. Pero sa inyo, kung ginagawa nyo to, baka ma-perfect nyo na, sa katagalan na ginagawa nyo to, baka perfect nyo na. Yan lang guys, talagang mahirap talaga ang single clutch na gawin na clutching. Yan lang guys ha. Basta mas mahirap talaga yung single clutch. Kaya yun, maraming nag-comment dito tungkol sa single clutch kasi mahirap talaga yun. Pero may iba naman na nakuha nila yung ano ko, sinabi ko o sa yun na sa video na sinabi ko. Nakuha nyo lang ng iba, baka may kunti lang kayo na hindi nasunod. Maraming salamat kay Aldous Construction. Ariel Bainomerables. Good day sir, anong piston set gamit para maka 62mm yung TMX? Good day sir, anong piston set gamit para maka 62mm yung TMX? Yung gagamit, CPMX 155, gusto ko rin 62 mm 155 ko, thanks. Yung kung gusto mong gawan 62 mm yung TMX 155 mo guys, kasi yung sa Lifan 150 or sa mga Rusi na piston kit yung gagamitin mo. Pero yung black niya, yung sa TMX 155 mahaba yon, at yung sa Rusi, sa mga Rusi hindi masya, mas mababa siya kaysa sa TMX. Ang gawin nyo lang, pagawa nyo lang dun sa machine shop, pagawa nyo ng spacer. Yung gawin, gamitin nyo na black o sa Lipan 150 or sa Rossi 150, yun ang gamitin nyo na black para gusto, kung gusto nyo gawing 62 mm yung 60 yung TMX 155 mo Ariel Innumerables. Yan lang gawin mo guys, magpagawa ka ng spacer para sa iyong TMX na yung ginagamit mo na black ay yung sa Rose o sa Lipan 150. Yan lang gawin mo, pagawan mo ng spacer yung 62 mm na piston kit ng Lipan 150. Hindi lang piston kit yung gamitin mo guys ha, pati yung kanyang black yung gamitin mo. Yan lang guys. Maraming salamat, Ariel Innumerables. Dave Unset. Sir, ba't ayaw tumakbo yung sa akin? Ginawa ko lahat ang ginawa niyo. Bakit di siya tumatakbo? Kailangan po bang magpalit ng spring o may mali po doon? Thanks po sir. Sana nakabasa niyo. Yan guys, single clutch pa rin guys, di ba? Yan, baka may mali kayong na gawa. So, mas may mali kayong na sunod dun sa video ko o mas maganda kung palitan nyo ng medyo matigas na clutch spring. Yan lang guys. Tayo. Ngayon dito kay Sia Dobemar. Paps, ang rusty bantol ko. Paps, pwede kaya yon i-convert sa 150cc ang maglagay na 150cc and maglagay ng clutch? Paps, yung rusty bantol ko. Paps, pwede kaya yung i-convert sa 150. Iwan ko guys kung ano yung Rusi Bantol. Hindi pa kasi yung umabot dito sa amin, yung Rusi Bantol. Kaya hindi, kung ano yan, kung Rusi na
cruising standing block yan, pwede pa rin yan gawin 150cc. Parintan kayo ng piston kit o piston block at contract crankshaft, kasi yung mga lalaki ang cc medyo mataas yung kanyang stroke. Yan lang gawin mo guys. Siya Domimar, maraming salamat sa panonood. Timos, sir, yung carburetor ng motor may sinok po, tas mahirap po padaanin sa muuga po motor ko, sa carb lang po ba ang ayusin kapag ganun, o meron pa ba iba problema? Ay baka mayroong ibang problema yan guys. Mas mabuti kung galin mo na lang yan sa mekaniko, paayos mo, palinis mo yung carb mo, patune up mo yung cylinder, patune up mo yung clearance mo at yung timing o yung sa wiring. Yan, dalhin mo lang yan sa mekaniko. Dito tayo nag-end kay H-Dev Termoso. Maraming salamat guys. Huwag kalimutan palang mag-subscribe yung mga bago na subscriber, yung mga bago na kapapanood lang ng video nito guys. Bagong kapapanood ng video nito, huwag po natin kalimutan na mag-subscribe. Yung mga comments nyo, yung mga katanungan nyo, sasagutin ko lang yan. Ito lang guys, hindi na dun sa mga comment lang, dahil masyado kasing marami, hindi ko ma replyan guys, dahil sa sobrang rami ng mga comment. Pasensya sa mga hindi ko na replyan at yung hindi ko nabasa na mga comment dahil sa sobrang dami. Yan lang guys, maraming salamat pala guys sa pagsuporta sa akin o sa pagsubaybay sa akin, sa aking YouTube channel. Ngayon guys, yun palang sinabi ko na nung kasisimula ko po sa aking motor shop, ipapakita ko po sa inyo yung una na kasisimula ko lang, kunti lang yung aking puhunan 50k at kunti lang na pera yung mga pyesa ng motor yung nabibili namin. Pero ngayon medyo kumarami na yung mga pyesa namin. Papakita ko po sa inyo guys. And guys, pupuntahan po natin yung aking kasisimula na shop na sinimulan ko na ngayon ay dumadami na yung aking mga pyesa. Yan guys, oh. Medyo marami-rami na yung mga pyesa ko na nabili sa 50k ko. Siguro hindi yan 50k lang guys yung puhunan yan guys, diba? Masyado na yung marami-rami. Mayroon na akong ito. Marami na din akong yes ha. Yan, may carburetor. Yan, may gumahal yan. Mas marami yung mga puhunan yan guys. Yan guys, oh. Yan. Kita nyo guys. Ito marami-rami na. Hindi lang yan guys, marami pa po akong pupunta pa ako yun sa distributor namin ng mga piyesa ng motor. Yan. Medyo marami-rami na yan guys. Yan. At dito sa ilalim, yan. 50k lang ang 50k lang ang unang ano pa yan guys. Mga 2 months lang dumadami na yung piyesa ko. At yung piyesa ko guys, actually guys, yung pyesa ko, hindi na, yung mga pyesa ng motor ko, hindi, gaano pa, hindi, so, hindi mas mahal bilhin, dahil yung aking carburetor, 495. Kaya yan, hindi yan masyadong mahal, kasi yung pwesto po namin guys, ay hindi po kami nagre-renta, kaya, konti lang yung, hindi masyadong mahal yung aking pyesa. Yan lang guys, maraming salamat sa pagsuporta.